sa pang-detonate guys, sa pag-destroy factory default, kung hindi gagana yung remote kasi nag-hang up yung signal, pwede natin magawa na manual. Yung manual lang guys, ang gawin natin. Dito sa box may mga button yan. May power, channel plus and minus, at saka volume. Today's video ay tuturuan tayo ni Ms. Ben kung paano mag-hard reset at factory default sa ating mga box signal or signal. Gamit ang ating mga remote or pwede ring manual. Sa mga signal subscribers dyan, keep on watching guys. See you! Hi guys, good morning. This video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-factory default at mag-hard reset ng signal. Ito ay isang basic na paraan sa mga may mga signal at saka satellite na mayroong mga malfunction o mga technical issue. Kadalasan na-encounter ito pag nag-hang up yung box dahil sa ilang oras na papanood, hindi na-unplug. Ito ay isang basic remedy para sa mga technical issues. Okay? Tuturuan ko sa inyo yung hard reset muna. Yung hard reset guys, dito, naka-on na yung box sa TV, direct unplug the power supply. Huwag nyo pong i-off sa remote ng signal. Huwag nyo pong i-off, directly unplug the power supply. Ito po yung power supply ng signal, ayan. Bunutin nyo lang po. Bunutin nyo ng ilang minuto, siguro mga 20 minutes ganyan. At 20 seconds lang, 20 seconds pala. 20 seconds lang, bunutin nyo. Tapos, plug in ulit. Tayin nyo lang na mag-boot up yung box. Ganyan. Hanggang sa lumabas yung logo ng signal. Automatic yan guys, pag nag-hang up yung signal o may ibang issue, nakukuha dito sa mag-hard reset. Ito yung pinaka-basic talaga yung hard reset. Yung isa naman, yung factory default, gamit na natin yung remote e-signal. Dito tayo sa menu. So, button, press natin yung menu. Press menu. Ganyan. Ayan yung lumabas. It's my arrow guys. Hanapin natin ang factory default. Slide arrow, factory default. Ayan, dito. Ito yung factory default. Arrow down. Ganyan. Press OK button. Press OK button. Ganyan. Nangingi siya ng pin. Yung pin natin, guys, dalawa lang yung 00, apat na 0. O di kaya, 999 at saka dalawang 8. Ganyan. So, pumasok siya sa 000. The codes will be loaded. Continue. Yes, tayo guys. Praise of people. Mr. Factory Setting. Ayan. Automatic nag-shutdown yung box. Nagre-reboot siya. Hintayin lang natin mag-pop up yung logo ni signal. Ayan. Ayan. Napop up na yung logo ni signal. Ayan. First time installation. Language niya English. Praise. Okay. Okay, to continue. Use the remote of the signal, press OK. Ayan. Yan, nakikita natin dito guys yung strength at saka quality. Ito yung nakikita natin kung good yung alignment ng signal o walang diferensya. Ayan, naka-highlight yung signal niya. Press OK to continue. Press on natin OK ng remote ng signal. Ayan, nagsisearch na siya ng channel. Hintayin lang natin na mag-successful yung kanyang searching na mag 100%. Yung ibang box, may progress yan dito. Nakapunog ganyan.
Okay, naka-up natin na mga 100% yung search niya o progress niya dito. Nakikita natin dito guys, may EP. 14 pa yung na-search rate nyo. Ayan. Hanggat ma-search niya lahat ng channel ng signal. Guys, may green light siya dito sa box. Ito yung indicator na may signal yung satellite dish mo. Walang problema yung alignment, okay? Kasi pag wala tong signal, hindi to naka-green light eh. Wala tong makikita dito ito. Ito yung indicator niya. Ayan, complete na yung searching natin. Search complete found 151 TV channels and 18 radio channels. Praise okay to continue. Kasi siya na guys, medyo maingay kasi ano, andito kami sa tindahan. For worse. Tindahan ng signal. Nasa gilid kasi kami ng ano, highway. Kaya medyo, ayan. Ganyan na. Titestin na natin yung ibang channel. Okay. Pag nag-ano pa rin, hindi pa rin maka-search ng channel, try nyo pong i-check yung connectors dito sa box. Ito yun. Connectors ng box. Try nyo. Ganyan. Tingnan nyo yung cable. Dapat nakapalabas yung ano niya. Yung solid conductor niya dito. Ganyan. Kadalasan ito kasi yung problema eh. Kasi yung ibang connector hindi nagka-crep ng installer. Kaya ano lang. Tapos ibalik ulit sa box. Pinaka-basic na remedy ito guys. Pero kadalasan ito yung na-encounter ng mga may signal at saka may satellite. Halos magkaparehas lang yung problema niya eh, kasi isang ano lang sila. Ayan guys, okay na yung searching natin, may TV na tayo. Okay? Isa pang technique guys, sa pag-restore factory default, kung hindi gagana yung remote kasi nag-hang up yung signal, pwede natin magawa na manual. Manual lang guys, ang gawin natin dito sa box may mga button yan, may power, channel plus and minus, at saka volume. Yung ibang box guys, yung turtle box na sinasabi nila in, ang nakalagay dito P plus at saka P minus. Ayan, yan yung channel plus at minus. Sa factory default guys, yung channel plus at channel minus or P plus or P minus, ilong press mo lang guys. Sabayin yung pindutin, naka-long press ganyan. Ayan, huwag yung bitawan hanggat hindi nag-factory default. Ayan, ayan, lumabas na restore factory default. Ayan, automatic yung mag-boot yung box. Ayan. Pero kung hindi ka gana yung naka-factory default ka na manual na hindi mo binubunot, pwede mo ding bunutin yung ano, yung box, tsaka mga ilang segundo lang, plug in mo ulit, at ilulong press mo yung channel plus at minus. Kung hindi pa rin, bunutin mo ulit yung power supply, tanggalin mo yung coaxial cable niya dito. Ayan. Tanggalin mo yung coaxial cable, ganyan. Tapos, plug in mo ulit. Pag naka-plug in niya siya, ilalong press mo yung ano, channel plus at minus, yung dalawang button. Long press lang. Huwag mong bitawan hanggang hindi siya maka, hindi siya magre-restore factory. Automatic yan. Ayan. Pag naka
Ano yung box? Ito na yun. Na-factory default natin na. Okay? First time installation setup. At saka ibalik natin yung coaxial cable ng box. Dito. Pwede ito guys, ano? Ganyan lang. Ayan. Ayan, naka-installin ko. Coaxial cable natin. Kunin natin na natin yung remote. Gamitin na natin si signal remote. Okay. Same procedure. First time installation setup. Press okay button. Okay button the signal. Press okay. Ganyan. Ayan. Pag okay yung alignment ni signal, signal dish, walang problema sa cable, automatic yan guys, yung signal strength at saka signal quality, makikita natin, naka-highlights talaga yan at ganyan. Ito, ito yung green, yung ibang, ito yung signal, ilagay ko yung signal, na okay yung signal sa teledish mo. Press okay to continue, using the remote of the signal. Okay mo lang para mag-search yan ang channel. Ganyan, press okay. Ayan, automatic search. Kasi may signal strength saka may signal quality. Good yung alignment ng ating satellite fish. The only reasons lang guys kaya nagkaka-problema, nagka-typical problem yung box natin. Eh, nag-hang up yung box o di kaya yung cable, hindi naka-usli yung kanyang conductor, solid conductor, yung gold. Yung parang gold. Dapat, i-ano ninyo guys dito sa likod ng box. Ayan, starting searching na siya. Antayin lang natin hanggang mag 100% yung progress. Okay? Mag 100% yung searching ng channel niya. Ito talaga yung kadalasang problema na yung signal tsaka ano, satellite. Pero nakukuha naman sa ano, basic lang na pag troubleshoot natin. Gawin ninyo ito guys, kung sa tingin nyo may problema yung bus, nag-hang up, hindi ma-choose ng channel sa remote, ito yung kadalasan eh. Nung nakaraang, ano, karaang week, yung control box, hindi nakaproblema siya, hindi siya ma-choose ng channel, ito yung pinaka-basic na remedy talaga, yung restore factory, yung manual, yung B+ or channel plus, ano mo, long press mo lang ng ilang sekundo. Ayan, search complete na. Okay, press, okay to continue. You remote me signal. Okay. Automatic yan guys, isisave yan. Number 3. Isisave yung channel na na-search niya. Ayan, okay na. Ganyan lang guys, yung pinaka-basic natin, pero pinaka-useful talaga sa ating mga signal users. Signal satellite users, halos-halos magkaparehas lang. Okay? Next video guys, comment you down below kung ano yung parang gusto ninyong malaman about signal installation, satellite installation, or GSAT. Alam natin guys na ano, meron din tayong signal, signal GSAT sa satellite. Pwede ko kayong matulungan sa mga busy troubleshooting. Thank you guys! So, ayun guys, may natutunan tayo ngayon mula kay Mister. Thank you, Mister. So, may mga gusto kong itanong dyan, just comment below para magawa natin yan ang video, yung mga tanong nyo. Comment nyo lang guys. So, yun na muna for today. Sana nag-enjoy kayo. Thank you for watching guys. Bye-bye!